Well guys, good morning at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's video ay papakita natin yung ating bagong laser. So kakatapos lang namin mag-meeting ng ating mga bagong mga kasamahan. Yan, meron tayong mga bagong kasama. Uy, against the light. Nakalimutan ko pangalan eh. Pangalan? Si Dodong. Ito, may skilled natin ito na electrician. Saka yung kanyang isa din kasama, si Gerald. Sila yung ating mga bagong kasama. Yung isa, meron na rin bago tayong iniwan sa Tandang Sora. Tapos meron tayong isang bagong skilled din, si Cedric. Shoutout mo muna, Rick, ang ano mo, kababayan sa Mindoro. Ayan, from Mindoro. At syempre yung ating mga dating mga alalay, si Unyok, si Tristan at si Kulot. So ngayon, ang ginagawa kasi nila Tristan at nila Unyok, nagchi-chipping pa lang sila ng partition doon sa ibang floor. So nasa fourth floor kami ngayon. So papakita lang namin yung paggamit ng laser. Kasi yung pag-layout dito sa slab, gagamitan ng laser para tuwid yung ating paglalagyan ng ating lighting layout. So ito, papakita din natin yung paglagay na itong strut clamp. Ayan, ang size nito ay 1/2. So ito yung ating channel. O ano mo nga, demo mo nga. Sino gusto mag-demo? Oh. So yun guys, di-demo ni Paring Dodong. Ito yung ating channel. So kadalasan yan ay nilalagay natin sa slab or pwedeng nakahanger gamit ang full trade kung ano yung style ng ating layout. So yan, tinanggal muna yung kanyang lock. At ito, meron lang siyang ano guys, parang sima para ito yung kakapit dito sa ating channel. Papasok lang dito yan, ikot, ganun din sa kabila. Tapos ilalagay yung lock niya. At ayan, pwede na siyang higpitan. Mailalock na natin yung ating tubo. So gamit natin dito ang tubo, EMT5. Magandang brand siya. Pwedeng Phillips screw dito, tapos hawakan lang natin doon ng wrench. Pwede natin ikutin dito. Madali lang siyang ilock. So, tapos guys, kulang pa tayo sa ating binder. Wala pa mamaya, bibili si boss ng binder. So, yan. Meron na. So, yan ay horizontal. O vertical, yung merong mataas. So, yon. Yan ang gagamitin natin kasi mayroon tayong mga biga. Ang kagandahan yan, pagtawid sa kabila ng biga, tuwid pa rin siya. So yan, may adjasa naman yan. Yan, na-adjust yan. Ito, na-adjust kung saan mo siya ipaling. Ito, yan. Tapos dyan na lang sila magsusukat. Guguhitan na lang nila yan. Guguhitan nyo na lang yan kung saan yung full trade tumama para sa hanger ng ating ilaw. Yan. Tapos pwede nyo ring magamit yan sa paglagay ng mga outlet switch para pantay-pantay. Yung inyong ginawang ano, outlet, pwede nyo gamitin to. Nyok, pwede nyo gamitin yan. Yan. Yan yung ating bagong gamit ngayon. Medyo, siyempre, lumalaki yung ating project kaya medyo pa-high-tech tayo. Yan. Okay, so, saan kayo? Papunta sa taas? Ano pala? Mayroon pa akong nakalimutan. Gagamitin yung scaffolding? Pero kailangan nyo ba sa taas dapat? May hagdan doon. Ang gagamitin nyo pala, kapag, halimbawa, ano, ilaw, ang mga pull trade natin nandito eh, sa ilalim, no? Junction box, kuha ka nga junction box. Ayun, ito. Ayan. Pag nag-hanger kayo, butasan nyo na lang to.
May knockout pala to sa ano eh. Pwede sa gitna. Pwede dito. Kayo magbuta sa takip na yan. Para sa ilaw siya? Oo, para sa ilaw. Kasi ang sabi ni boss, kapantay lang ng biga yung layout natin sa mga ilaw. Ibig sabihin, gagamitan natin ng full trade to. So, bubutasan nyo yan. Tapos, 3-8. Tapos, ito yung naka dito nakalagay yung ano full trade natin tapos sa biga. Kumpleto tayo sa gamit diyan, meron tayong nut. Meron tayong full trade nandoon. Basta mga nut natin nandito. Basta kung pag gumamit kayo, Drika, wag pagkatapos gamit, kailangan ibalik niyo nang maayos sa ano ha, sa mga lagayan ha. Para yung ating mga materials hindi hindi nakakalat. Tapos yung plano, ingatan nyo. Kasi pag lalo pag ano, pag nabasa yan, mahirapan tayong makapagpa-print ulit. Kasi kung kailangan natin at lalo nabasa, mahirapan tayo. So yun. Pag-aralan nyo muna yung plano. Tapos i-scale nyo na lang. Halimbawa, ang sukat ng ating ilaw, ang layo mula sa slab papunta sa wall ay 2 meters. Dito na kayo magsukat sa kung sa baba para hindi kayo mahirapan. Sumukat na kayo dito sa baba, itapat niyo yung laser. Pantay-pantay na 'yon. Yan, hindi na tayo mahirapan. Kasi kung magtansi tayo, mahirap. Mahirap pagtansi, kaya dapat laser. Laser ang gamit natin. Okay. Pwede nyo yung butasan to mula dito sa baba. May knockout kasi. Pwede dito sa gitna. Pwede din dito sa gilid. Kung mahirap dito butasan, kasi natatanggal to eh. Ang liit lang kasi ng ano nyo. Pandikit. Dito na lang sa gilid. So, butas na to. Yung plano, pag-aralan nyo muna. Tapos, dito kayo umuna ng layout sa part na to. Sabay kayo papunta doon. So, yung ano nyo, yung pag-shipping, i-priority nyo na lang muna. Pag marami na tayong mga extension, makakapag-layout din kayo. Kaya, huwag kayong mabagot doon sa inyong mga duty. Kasi lahat yan, makakaranas kayo ng pag-layout. So, pinapriority lang natin yung chipping kasi nga may mga chippingin at yun lang yung pwede nating gawin ngayon. Pag marami na tayong extension, pwede na tayong magsabay-sabay ng layout. Pwedeng tatlong grupo. Pwedeng mayroong 4th floor, mayroong 5th floor. Ganon ang gagawin natin. Tapos, regarding naman sa OT, pwede tayo mag-OT. Pero sa ngayon, pag-aralan natin kung paano kayo makapag-OT kasi uwian pa yung iba. No. Hanggang anong oras sila dito nagtatrabaho? Hanggang anong oras? Lasing ko lang. Yung pag-iingay, may nag-overtime din dito. May nag-overtime? Meron. So ngayon, tiis-tiis lang muna. Pag nakapag-overtime kayo, sigurado, uuwi kayo ng limpak-limpak na salapi. Ano? Ipamilyar mo muna yung ano? Familiarize mo muna yung ililayout nyo. Ingatan nyo yan, ha? Kailangan pag hapon, i-safety nyo ha. May ano pala yan, may goggles. Pag gumamit kayo ng laser, yan, may goggles. May goggles yan, yan o. Yan. Kasi may radiation kasi yan eh. Ayun o. Pakita mo muna, para makita ng asawa mo.